1558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Gandingan Awardee for Best Development Oriented Radio Program. At 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukol sa samutsaring issue ng maayos na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gantingan Awardee for Best Development Oriented Radio Program Host. At 2016 Best AM Program Host. National Nutrition Council Executive Director. Assistant Secretary of Health. Bernie Flores. At si Rod Marcelino. Malusog. Ayon po sa datos ng 2015 updating survey, survey po ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, nasa 18.6% lamang po sa mga Pilipinong sanggol ang nagtatamo ng minimum acceptable diet. Ibig sabihin mga kasama ko, konti lamang sa mga sanggol ang nakakakain ng tamang uri at dalas po ng pagpapakain. Ako po si Rod Marcelino. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isip. Bilang ika-apat na bahagi po ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong buwan ng Hulyo, na may temang First 1,000 Days ni Baby Pahalagahan para sa malusog na kinabukasan. Pag-usapan natin ang dagdag na pagkain para sa ating mga sanggol na tinatawag na complementary feeding. Hindi natin kasama mga kanutrisyon ang ating Ninang sa Wastong Nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director 4 ng National Nutrition Council, Bernie Flores, dahil mayroon po siyang mahalagang activity. Pero kasama naman natin ang nagbabalik na Chief ng Nutrition Information and Education Division ng NNC. Walang iba kundi si Miss Jovi Raval. Ma'am Jovi, nice to see you back. Masustansyang hapon, Rod. Alam mo, napaka-exciting ngayon ang ating pag-uusapan. Bakit po? Pagkain. Pagkain kasi. Baka marami para, dyan nagugutom na. Pero para sa mga sanggol. Oo. Opo. Kasi ito yung first time. Opo. Pero first time na magpakain ng bata. Ayan. Oo. Alam naman natin no, na ang gatas po ng ina lamang ang pagkain ng sanggol sa unang anim na buwan. Subalit, pagdating sa ika-anim na buwan, nadadagdagan ang kanilang pangangailangan ng sustansya. Kung hindi po ito matutugunan, maaari silang maging malnourished. Ibig sabihin po niyan, siguradong magkukulang sa timbang, hindi magiging maayos ang kanilang physical and mental growth and development, maaring humina rin ang resistensya at maging sakitin at maging stunted o bansot. Ganyan po kahalaga na malaman natin ang tamang pagpapakain sa baby. So yan po ang paksang hihimayin natin ngayong hapon. At para tulungan tayong malinawan ang paksang natin ngayong hapon po mga kasama, sasamahan po tayo ni Ms. Mildred Girindola, Senior Science Research Specialist ng Food and Nutrition Research Institute. Magandang hapon po at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Ma'am Mildred. Magandang hapon din sa inyo, Ma'am Jovi at Sir Rod. So, ikinagagal ako na maging panauhin nyo dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat po, Ma'am Mildred. Sabi nga ni Ma'am Jovi kanina, maganda. Oo, yung topic niya. Speaker, maganda. Maganda din, tama. Oo. Interesable. It's exciting, yes. Din para sa mga nanay, di ba? Yes. Na yung kanilang anak, ito yung mga nanay na inaabangan na,
yung mga time na pwede na sila magbigay ng mga solid food sa kanila mga baby. Hindi lang nanay, tata, lolo, lola, pati tatito, 'di ba? Lahat excited mag-alaga, magpakain kay baby. So, umpisahan na natin. Ano ba, Miss Mildred, ang ibig sabihin natin ng complementary feeding? At saka, bakit kinakailangan bigyan na ng complementary feeding si baby pagdating ng 6 months? Okay. Ang complementary feeding, ito yung tinatawag natin na pagbibigay ng napapanahon, sapat at ligtas na karagdagang pagkain kay baby pagdating niya ng 6 months pataas. So, sinasabi natin na karagdagan dahil ang ibig sabihin nito, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pagpapasuso ni nanay. Kaya siya complementary. Nagko-complement siya sa breastfeeding. So, ano naman may mga bago o dagdag na kailangang sustansya sa edad na 6 na buwan pataas? So, ano yung mga dagdag na nutrient requirements? Ayan. So, talagang kailangan nating magbigay ng complementary feeding dahil mas dumadami na no yung mga nutrient requirements at energy na kailangan ng ating lumalaking sanggol. So, ilan sa mga dagdag na sustansya na kailangan ni baby ay yung energy or enerhiya, protina, vitamina A, vitamina C at iba pang mga nutrients na makakatulong talaga upang lumaki siya ng malusog at malakas. Oo, ito yung mabilis na paglaki, di ba, Roald? Opo. So, ano naman po, Ma'am Mildred, ang maaring mangyari kung maagang napakain ng solid food si baby at paano kung delayed naman po ang pagbibigay ng mga complementary foods? So, opo. Tama ka dyan. Dapat talaga ay nasa tamang timing ang pagbibigay ng complementary foods. So, dapat ang pagbibigay ng complementary foods ay dapat nag-reach na si baby ng 6 na buwan. So, kapag sobrang aga or advance na nabigay, ibig sabihin ay makaka-apekto ito sa kanyang panunaw or sa digestive system niya na hindi pa ready na tumanggap ng mga solid foods. At the same time, hindi din tumaganda dahil nababawasan yung breast milk na dapat niyang makuha kay nanay. Opo. Napapalitan ng mga pagkain na hindi mas masustansya kaysa sa breast milk. Oo. At ang tendency nito, pag ganun, mas kumukonti na yung production ng breast milk kasi mas nalilesen na rin yung pagsuso ni baby kay nanay. So, ano mangyayari ho kay baby pag hindi pa yung tamang panahon para sa pagbibigay ng mga solid Yung katulad ng sinabi ni Ma'am Joby, pwede siyang maging bansot or stunted o kulang sa timbang na makaka-apekto talaga sa kanyang paglaki. Actually, pag tinignan nga yung mga research, di ba, Miss Mildred, na yung umpisa talaga ng malnutrition, biglang taas yan after 1 year. Oo, tama ka dyan. At dahil na rin yan, marami pa rin mga hindi tama ang pagpapakain, hindi pagbibigay ng complementary feeding. So, malnutrition talaga yung epekto niyan. Tsaka, umpisa na yan ng pagiging bansot ng bata. Oo. So, paano naman ang Miss Mildred, yung tamang pagpapakain kay baby? Bigyan mo naman kami, ano mga pagkain ba yung pwedeng ibigay sa umpisa? Okay. So, pakainin natin ang bata ng mga pagkain nagbibigay ng lakas or energy kasi yun yung talagang kailangan niya. So, umpisa siyempre yung dapat yung mga malalambot muna katulad ng lugaw. So, yung kanin na niluto at dinurog or yung minash, no? Para mas madali niyang makain. So, araw-araw, bigyan siya ng mga prutas na mayaman sa vitamin A, sa vitamin C. So, tulad ito ng mga hinog na papaya, mangga, yun. At ganun din sa gulay. So, pwede siyang bigyan ng mga malalambot na gulay katulad ng carrot, sayote, talbos ng malunggay, and so on. So, hindi dyan yung kalabasa. Eh. Oo, kalabasa, ganun. Oo, actually, pinaka-basic kasi Pilipino tayo, yung lugaw. Pero Miss Mildred, madalas kasi lang yung alam. Ano bang dapat klasing lugaw yung ibibigay sa kanina? So, hindi lang basta lugaw. So, dapat may mga konting, lagyan natin ng konting dagdagan ng sustansya yung lugaw sa pamamagitan ng pwede nating samahan ng mga ilang piraso ng dinurog na isda, no? Hindi naman kailangan na special yung preparation. So, kung ano yung nasa family pot,
Mm-hmm. Pwedeng i-ano lang, yung texture lang, mas palambutin natin. Mm-hmm. So, pwede nating samahan ng konting gulay na pinalambot din. Mm-hmm. So, halimbawa, ang ulam nyo ay tinola. Okay. So, maglugaw ka na, tapos mm-hmm. yung konting manok, durug-durugin na, pati malunggay, uh-oh. Isama na, di ba? Mm-hmm. Kasi, tsaka yung papaya, di ba? May papaya rin. Or sayote. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Pero ang importante din doon, yung rod, yung lugaw dapat malapot. Mm-hmm. Madalas kasi akala malamnaw. Malamnaw. So dapat pag yung inano mo sa kutsara, parang pinor mo yung kutsara, mm-hmm. dumidikit yung lugaw sa kutsara. Okay. Yun. So paano naman yung mga pag mga 7 to 8 months, may pagkakaiba kaysa ba dun sa mga mas older na, yung 9 to 11 months? May pagkakaiba ba dun sa, alam ba, sa texture or sa dami? So, dahan-dahan syempre yung pagpapakain sa sanggol. So, mula sa, kasi di ba yung transition mula sa purong gatas, no, patungo dun sa magdadagdag ka ng pagkain. So, mas okay na mag-umpisa tayo sa pagbibigay nga ng mga malambot, tsaka yung walang masyadong lasa or mga, yung bland lang na pagkain. Oo, wag mo lalagyan ng patis, ng asin, no? So, yung bland lang, pero masustansya nga at madaling matunaw na pagkain. So, kung patatas na nilaga, wala mo muna ilalagay na kung ano, nilaga wala, lang na minash. Oo, tsaka ibigay yung isa-isang klase lang ng pagkain, baka naman masobrahan si baby na hindi pa siya, hindi pa niya kilala kasi yung mga lasa. Dapat unti-unti lang yung pagbibigay ng pagkain hanggang sa masanay siya dun sa isang specific food muna, saka mo ulit dagdagan ng dagdagan hanggang sa mas marami na yung kaya niyang... Bakit ganun, Ms. Mildred? Kasi lang ganun. Kasi hindi pa talaga, napoform pa lang yung kanyang ano, panlasa, no? Yung kanyang sistema ng panunaw. So, kailangan na konti-konti lang muna. Oo, tsaka minsan may mga bata na may allergy. So, doon mo makikita minsan pag may... Yung anak ko kasi noon, pinakain ko ng spinach namin, may pantal-pantal siya. Mm-hmm. So, at least alam ko ngayon, di mo ko muna siya pakakainin ng spinach. Oo, dahil... May parang allergy. Pero later, napakain ko rin. Oo. So, ano naman yung ipapakain? Gano'ng kadami naman, Miss Mildred, yung ipapakain? Ayan. So, ang klase at dami ng pagkain ni baby ay naaayon sa kanyang edad. So, iba yung pagkain, sabi mo nga, para sa 6 to 8 months at iba din yung sa mga over 1-year-old na. So, ang mga bata na 6 hanggang 7 buwan ay maaaring bigyan ng kalahating tasang malabnaw na lugaw or oatmeal. So, pagsapit niya ng 8 buwan, pwede na itong dagdagan ng halos 3/4 na tasa. Then, kapag over 1 taon na siya or hanggang 2, pwede na siyang 2 taon, pwede na yung isang bowl or isang tasang kanin. So, nagbabago rin yung texture, no? Parami. At saka from liquid or semi-solid, pwede na siyang magiging solid. Oo, so, 1 year, parang normal food na yun. Ganon. O, yun. Ano, Rod, may tanong ka dun sa, ano? Okay. Kadalas naman. Oo. Malinaw na po kung gaano karami. Oo. But how frequent, ma'am, yung pagpapakain? At kailan siya dapat bigyan ng solid foods? At kailan siya dapat pasususuin? Opo. Ayan. Baka malito dyan yung mga nanay. Oo. Pag alam nila may ano na, bigay solid food. Bigay lang ng bigay, diba? Opo. Makalimutan yung pagpapasuso. Oo. So, yung pagpapasuso, tuloy-tuloy lang. Opo. No? So, yung dami ng pagkain ay talagang depende rin kung siya ay yung edad niya. So, gano'ng kadalas dapat? So, kapag yung mga malulusog na sanggol na pinapasuso ng kanyang ina, dapat ay yung mga 6 to 8 months, pakainin siya ng 2 to 3 times within the day. Mm-mm. So, parang may almusal din siya, lunch, dinner. Oo. So, wala naman talagang sasabihin natin na may ano na siya, May parang pattern na. So, pero at least mapakain natin siya ng 2 to 3 times a day.
yung mga batang 6 to 8 months o yung mga sanggol na 6 to 8 months. So pagdating niya na ng 9 to 11 months, so pwedeng dagdagan niya na ng 3 to 4 months, 3 to 4 times, ganon. Kasi kung kakain yung pamilya, kakain din yung baby. Oo. So yung kasabay din nilang kumain. Oo. Ayun naman kagandahan. Opo. Okay lang ba, Ma'am Mildred, right after 'di ba kumain, binigyan natin ng ng solid food, oo, yung baby, tapos pagkatapos noon pasusuin. Okay lang. Walang problema. Walang problema. Oo. At ayon sa kagustuhan ni baby. Mm-hmm. Pero mas maganda kung papasusuhin muna tsaka tapos mo bibigyan ng solid. Oo. Para matiyak mo yung nutrition na ng baby. Ayan. Ayan. Okay. Mm-hmm. May mga nagte-text na. Mamaya babasahin natin po yung mga tanong ng ating mga ka-nutrition. Oo. Dumako naman po muna tayo ngayon sa ating word for the week. Ang tinatawag na active feeding. Ang active feeding po ay ang tamang pamamaraan upang mas mahikayat at maging matagumpay ang pagpapakain kay baby. Kasama na dito ang pagkausap sa baby habang pinapakain. Dapat may sariling plato si baby kapag pinapakain. Importante din na maging sensitibo ang mga magulang o tagapag-alaga kung kailan gutom at busog si baby, upang malaman ang tamang timing ng pagpapakain sa kanya. Higit na mahalagang maisagawa ito sa mga batang may sakit, galing sa sakit o yung mga malnourished para mapakain sila ng maayos at maibalik ang sigla ng katawan. At mga kanutrisyon, breastfed infants 6 to 8 months old should be fed twice a day, and while breastfed children 9 to 23 months old should be fed 3 times a day. Non-breastfed infants 6 to 23 months old should be fed 4 times a day. Yan po ang mahalagang mga dapat tandaan no, ng mga nanay na nakikinig ngayon sa ating programa. Oo, idagdag ko rin, meron din tayo, Miss Mildred, na batayan dun sa yung tinatawag na variety din ng pagkain, di ba? Kasi sabi nyo kanina mayroong dagdag na pangangailangan ng nutrients. So, dapat may variety din yung diet. So, meron ba tayong mga panuntunan tungkol sa ilan, mga dami, klase ng food groups ang kakainin ng isang baby sa isang araw? Oo, meron. So, yun yung tinatawag na minimum dietary diversity score. So, meron tayong sinasabi na dapat at least ang kinain ni baby, kinakain ni baby ay galing sa apat na food groups. Out of the 7 food groups na nire-recommenda ng World Health Organization. Isa-isahin kaya, Ms. Dredd, itong ang alam ko dito sa 7 food groups, una dyan, syempre, yung pinaka-staple natin. Oo. So, yung kanin at mga lamang ugat. Oo. Mga roots. Oo. Tapos, binanggit nyo kanina yung karne, ganon. So, yung mga source natin ng protina. Oo. Oo. Yung meats, poultry. Oo. Tsaka yung vitamin A rich fruits and vegetables. Oo. Tsaka yung iba pang fruits and vegetables. Oo. So, apat na yon. And then, yung paborito ng asawa ko, yung itlog. Oo, itlog, tsaka yung milk and dairy products. Oo, so 6 yun. Oo, ano na lang nawawala natin. Siyempre yung meat. Legumes and nuts. Oo, ayun. Oo, so yung 7 food groups na dapat 4 or more, una yung staples, yung kanin o kanin mga or patatas, root crops. Pangalawa yung ating meat, poultry. Or fish. Pangatlo, yung ating legumes and nuts. Pang-apat, yung ating egg. Yung pang-lima, yung milk and dairy products. Then, pang-anim, yung mga gulay. Pang-lima pala yun. Yung pang-lima, itlog. Pang-anim ay yung vitamin A rich fruits and vegetables. And other fruits and vegetables. Yes, so that makes the 7 food groups. Yun. So, dapat 4 or more ang makain ng bata from the food groups. Oo. So, ibig sabihin talaga, iba-iba dapat na yung pinanggagalingan na food groups nung kinakain niya para masabi natin na
may quality yung diet ni baby. Mm-hmm. Para mas marami kasi yung food groups na nandun sa pagkain niya, mas maraming sustansya ang makukuha ni baby. At huwag dapat pare-pareho, araw-araw ka lang, paulit-ulit. Hindi pwede na, araw-araw, lugaw lang. Opo. So, anyway, mga kanutrisyon, abay pagkatapos na sumagot sa mga nauna naming tanong, ang ating butihing bisita ngayong araw, eh kayo naman ang aming tatanungin para sa aming text question of the week. Ang unang sampu po na makapagpapadala ng tamang sagot ay magwawagi ng tig 200 pisong cellphone load. Sagutin lang po ang tanong na ito. Magbigay ng 4 mula sa 7 grupo ng pagkain upang matiyak na sapat sa sustansya ang complementary food para kay baby. Ipadala mga kanutrisyon ang inyong sagot sa ganitong text format, full name, edad, eksaktong address. Ilagay po dyan ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. Ang inyong sagot po ay isend sa 0908-579-6898. Paalala lang po na ilagay ang totoong address dahil dadaan po ito sa validation. Maari pong ma-disqualify kung hindi totoo ang inilagay po ninyong address. Ulitin namin ha, yung format po ng pag-text, full name, space, edad, space, eksaktong address. Pag sinabing eksakto, of course, kasama dyan yung street, barangay, bayan, ulungsod at lalawigan. And again, isend po ito sa 0908-579-6898. Para naman sa inyong mga katanungan, mga kanutrisyon, mag-text po kayo sa 0921-431-1044. Sa mga naka-smart, sa mga naka-globe naman, 0927-650-6795. Pwede rin po kayong tumawag sa landline sa 882-2374. Maaari kayong maki-interact sa aming programa gamit pong hashtag Radyo Busa Nutrisyon Year 7. I-add nyo rin po kami sa inyo pong circle sa Google+. Maari nyo rin pong panoorin ang episode ngayon at ang mga nakaraan sa YouTube channels na Radyo Mo sa Nutrition Year 7. Maging friends din po tayo sa Facebook, i-like lang ang aming account na Radyo Mo sa Nutrition. Sundan nyo naman po kami sa Twitter account na Radyo Nutrition. Parehong pong one word yon. At live din ang ating programa, Ma'am Jovi, sa Facebook account ng DZXL 558. Wow, talagang dami na. So, wala na sigurong dahilan sila para hindi panoorin tayo. Correct. Opo, mapapanood din nyo po kami sa ustream.tv/DZXL online-tv. Ayan, meron pa kami sa Signal TV channel 209. Dapat, Mari. Alright, sige mamaya. Oo, puntahan nyo rin po kami sa aming website sa nnc.gov.ph at Facebook page na NNC Official. At mga kanutrisyon, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol pa rin sa complementary feeding makalipas lamang pong ilang paalaala. Radyo Mo sa Nutrisyon! Ang kampiyon ng 10 Commandments! Mang Moy, caller sa line 1! Hello! Mang Moy! Pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Naririnig niyo? Nagluluto si Mang Moy? Ginis ang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Strikto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako? Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon! Nagbabalik po kami dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon at ulitin ko lang po doon sa mga gusto pong magtanong. Ang aming mga numero ay 0921-431-1044.
Para po sa mga gumagamit po ng Smart, ang Globe naman ay 0927-650-6795. Especially sa mga mami na may sanggol. Opo, eto na po inyong pagkakataon para magtanong. Alright, balikan natin pong ating bisita ngayong hapon na si Ms. Mildred Girindola po, Senior Science Research Specialist ng Food and Nutrition Research Institute. Ma'am Mildred, ano po ba yung mga kadalasang problema sa complementary feeding at paano ang mga ito maiiwasan? Actually, isa sa mga problema sa pagpapakain kay baby ay yung ayaw niya kumain. Yung bata. Oo, so talagang dapat maging mapasensya si nanay at maging resourceful or magaling siyang mag-imbento ng mga pagkain na makakapukaw nung attention ni baby para kainin itong mga pagkain na ito. Kasi permiso yung nanay ko, ano-ano na lang ginagawa. Ginagawa. Oo, talagang mahirap. Sumasayaw-sayaw. Oo, sumasayaw. Mahirap na chapter ito ng pagpapakain. Oo, kay baby. So ano naman dapat gawin Miss Mildred para masanay at magustuhan ni baby yung pagkain ng gulay hanggang sa kanyang paglaki? Ang hanggang sa kanyang paglaki at upang hindi masanay sa matatamis na pagkain. Ayan. So, yan. Isa pa rin ito sa challenge ng mga nanay kung paano niya pakakainin ang gulay si baby. So, siguro yung tip talaga, yung sabi ko nga, dapat mas maging kaaya-aya yung pagkain. Mm-hmm. So, magiging makulay or may iba-ibang shapes para makumbinsi si baby na kainin yung pagkain. At saka para makasiguro tayo na nakakakain siya, so pwede itong ihalo sa iba-ibang pagkain. Opo. Halimbawa, pwede kang mag-bake ng carrot, so pakainin mo siya ng mga goodies na may konti-konting gulay na hindi na niya masyadong napapansin, no? O kaya ay yung mga juices or smoothies na may mga gulay na sasamahan mo halimbawa ng fruits or ng yogurt para makasiguro tayo na nakakakain pa rin siya ng vegetable kahit ayaw niyang kumain. Kasi siguro sa ang hinahanap diyan ng mga bata, yung lasa, ma'am, no? Yung flavor ng food. Pag gulay, walang masyadong flavor. Oo, actually, talaga, pag sa lugaw, dadagdag mo na lang ba yung malunggay, pero pinong-pino. Pinong-pino. Doon nasasanay sa lasa. And then, eventually, yung mga batang nasasanay, hindi sila umaayaw sa gulay. Mm-hmm. So, kailangan maaga pa lang, binibigay na yung gulay. Oo. Sanayan, no? Oo. Isanay natin yung mga bata. Pero para sa akin talaga, yung pinaka-the best na para mapakain mo siya ng gulay, ay yung dapat nakikita ng bata habang lumalaki siya, na yung mga parents niya o yung mga magulang niya ay nag-i-enjoy na kumain ng gulay. At yun ay madadala niya, yung habit ng pagkain ng gulay, madadala na niya yun hanggang sa maging adult siya. Okay. So, yung tips po, Ma'am Mildred, na maaari po ninyong ibigay sa mga nanay na nakikinig ngayon, o yung mga tagapag-alaga, no? Kapag mapili po o mahirap pakainin ng bata o si baby, mm-mm, ano po yung mga tips na po pwede nating ibigay sa kanila? Ano po dapat nilang gawin? Unang-una, mapagpasensya, no? Habaan yung pasensya. So, sabihin niya talaga na kailangan yung pagkain, no? At siguro yung maggawa talaga siya siguro ng record, no? Ng mga listahan ng mga foods na nagugustuhan niya para ito yung madalas niyang papakain at the same time, dinadagdagan niya ng mga bagong pagkain hanggang sa masanay siya na mas dumadami yung mga pagkain na nagugustuhan niya. Oo. Ako noon yung hinahayaan kong kumain, binibigyan ko ng sarili niyang plato, sarili niyang kutsara, para doon mas nasasanay na kumain. Siya mismo, ma'am, mag-isa. Okay. Doon naman sa mga busy na magulang, ma'am, may tips po ba kayo na ma-suggest para masiguro na may pagpapatuloy nila yung pagpapakain ng tama sa kanilang mga babies. Okay. So, kung talagang busy si mami, so, dapat meron siyang tagapag-alaga, no? Dapat meron siyang maiiwanan na magiging responsable sa at mahaba din yung pasensya. At mahaba yung pasensya sa pagpapakain kay baby. So, dapat si nanay, alam, kahit wala siya or busy siya, dapat alam niya kung ano yung mga ipapakain kay baby. So, pwedeng, bago siya umalis, naka-prepare na yung para sa umagahan, no? Sa lunch or dinner. At si to eat na, na-check niya, na-monitor niya kung nauubos ba ni baby yung mga hinanda niyang pagkain. Mm-hmm. At the same time, syempre, matakot siya kung busy-busy siya. Dapat
kung regularly chine-check niya din yung timbang, no, at taas ng baby niya para masiguro na nasa tama naman yung pagpapalaki niya, yung pagkain na binibigay niya kay baby kahit busy siya. Ayan, oh, okay. Mukhang konti ng ating oras, Ron. Mapakaganda ng ating usapan kasi. Pero mahalaga pong ulitin natin yung mga impormasyong na ibahagi sa inyo ngayong hapon tungkol sa complementary feeding. Pagdating ng ika-anim na buwan ni baby, kinakailangan niya ng dagdag na sustansya mula sa ibang pagkain para punuan ang sustansya mula sa gatas ng ina. Nakasalalay sa angkop na complementary foods ang magiging lagay ng kanyang kalusugan at pag-iwas ng mga sakit sa pagtanda at pagiging produktibo sa pagtanda. Dapat ay nakakain si baby ng 4 o higit pa na uri ng pagkain mula sa 7 grupo ng pagkain kada araw. Ang 7 grupo ng pagkain ay una, kanin at lamang ugat, pangalawa, mga butong gulay at buto-buto, pangatlo, gatas at mga produkto nito, pang-apat, karne, isda, manok, atay at iba pang lamang loob, pang-lima, itlog, pang-anim, gulay at prutas na mayaman sa bitamina A, at pang-pito, iba pang gulay at prutas. Kailangan din siyang pakainin ng madalas ayon sa kanyang edad habang patuloy ang pagpapasuso. Kailangan na maging masaya at puno ng pagmamahal ang paraan ng pagpapakain kay baby. Maging matyaga at pakainin si baby ayon sa kanyang pangangailangan. Ayun, yun ang mga dapat tandaan ng mga nanay, especially, at sabi nga ni Ma'am Joy, pati yung mga tatay. Pati mga tatay. Opo, pati si lolo at si lola. Yeah, buong pamilya. Buong family. Para nang sa ganun, lumaki ng malusog o ang inyo pong mga babies. Sinamahan po tayo sa ating talakayin ngayong hapon si Ms. Mildred Girindola. Salamat po, Ma'am Mildred. Yes. Bago po tayo tuluyang magtapos, huling mensahe na lang po sa ating mga kanutrisyon, particular yung mga may mga sanggol ho, may mga babies ngayon na nakikinig. O yan, sa ating mga kananayan, sa ating mga kanutrisyon. So, tiyakin natin na tama yung paglaki ng ating mga babying edad 6 hanggang 2 taong gulang, no? So, siguruhin natin yung tamang pagbibigay ng complementary foods para masiguro natin na lumalaki siya, no, ng tama yung kanyang taas at saka yung kanyang timbang. At the same time, patuloy pa rin yung pagpapasuso ni baby. So, yun yung pinaka-importante, no? Complementary lang yung pagkain, pero yung pagpapasuso ni nanay ay tuloy-tuloy pa rin dapat. Hanggang sa edad na 2 taon pataas. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Mildred. Walang anuman. Yes, sa ulitin. Samantala, ito na po ang 10 nanalo ng ₱200 load sa pagsagot nila ng tama sa ating tanong kanina. Magbigay ng 4 mula sa 7 grupo ng pagkain upang matiyak na sapat sa sustansya ang complementary food para kay baby. Ayun. At mga kasama, ito po yung iilang mga sagot lang po sa tanong natin. Kanin, lamang ugat, mga butong gulay at buto-buto, gatas at produkto nito. Yan po ay alin dyan sa mga nabanggit namin ay pwede po maging sagot ninyo. So yung mga nanalo ng ₱200 sa cellphone load, unang winner from General Ricardo Street, Avancena, Dumangas, Iloilo, Chanel Baluyod. Congratulations, Chanel Baluyod from Iloilo. Yung pangalawang winner naman ay mula po sa Perpetual Village, Upaw, Mandaue City. Opo, si Angela Mariano, 52, yung kanyang edad. Si yung pangatlo naman ay si Christine Jane Ortega, 25 years old, from Barangay Santo Rosario, Cebu City. Another from Cebu. Ngayon, yung pang-apat ay si Edward Tugade, Provincial Road, Barangay Karamutan, Villasis, Pangasinan. Yung pang-lima ay galing po Ma'am Jovi sa Barangay San Andres, Atimonan, Quezon. Leticia Jacob. Congratulations, Ma'am Leticia. Yung pang-anim naman ay galing po sa 088 Kumanchili Street, Real, Quezon. Ang pang-pito ay galing po sa Block 10, Lot 2, Barangay Nara, Francisco Homes, San Jose del Monte, Bulacan. Congratulations to Chardit Garcia. Pang-walo
ay galing naman sa number 43 Cardinal Street, St. Francis of Division, Barangay Pandayan, may Cawayan City, Bulacan. Dalawa na taga Bulacan, dalawa from Quezon Province, dalawa from Cebu. Opo. Yung pangsyam ay galing naman po sa Sitio Sibana, Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal. Susan Apostol, congratulations Susan. At yung pangsampu naman ay si Lenny Aitona, 45, from Barangay San Vicente Sur, Iriga City. Oh, malalayo. Alright, congratulations. Metro Manila, ha? Ngayon. Congratulations po at yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Sana ay nabusog na naman namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At doon naman sa mga gusto pang magtanong po, mag-text lang po kayo sa 0908-579-6898. Dahil kahit tapos na po ang ating programa, sasagutin pa rin po ito ni Ms. Mildred Girindola po sa pamamagitan ng aming production team. Dahil yan po ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, DZXL 558. Tandaan mga kanutrisyon, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin naman namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Jovi Raval, sa ngalan po ni Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Ma'am Mildred, sabayan niyo po kami dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7! Katawan, nutrisyon ang kailangan, malusog na isipan, nutrisyon ang